Ang kwento ng ruined city of Pompeii ay marahil ang pinakatanyaga na syudad na bigla na lang nga nabura sa mapa. Sa video nga natin noong nakaraan ay kwento namin sa inyo ang malagim na sinapit nga ng syudad at lahat nga ng mga taong nakatira doon. Well, kung gusto nyo nga itong mapanood ay kukomment po namin ang link sa ibaba ng ating video. Maraming mga kadahilanan nga bakit biglang nabubura o nawawala nga ang isang syudad sa mapa. Maaring dahil ito sa matinding dilubyo nga gaya ng nangyari sa city of Pompeii. Maaring dahil din sa digmaan o kaya naman ay dahil hindi na nga ito talaga safe para tirhan ng tao. Well, sa video ngang ito ay alamin natin ang ilan pang mga syudad nga sa mundo na bigla na lamang nabura sa mapa. Pero syempre bago tayo magpatuloy ay intro muna tayo. Nanood ka nga pala sa kwentong ah brother at ako nga palang inyong kuya si Kuya Eddie back for another kwentuhan. And with that, simulan na natin. Nangunguna sa ating listahan ang City of Pripyat ng Ukraine. Well, marahil ay nahulaan nyo na nga anong nangyayari dito. Well, yes. Yes, nawala po ang syudad nga na ito sa mapa dahil sa nangyaring 1986 Chernobyl disaster. And as we all know, ganito na nga ang itsura ng syudad na ito matapos nga ang nangyaring trahedya, higit 30 taon na nga ang nakararaan. Isang ghost city na ito na pawang laman nga ay mga nalumang gusali at alaala ng dating maunlad na tirahan ng mga tao. Pero alam nyo, bago mangyari ang trahedya, around 50,000 mga tao nga ang nakatira sa Pripyat at marami nga sa mga residente doon ay empleyado pa ng Chernobyl power plant. Pero dahil nga sa nangyaring trahedya ay nagpulasan nga palayo ang lahat ng mga residente dahil nga sa mataas na level ng radiation na delikado nga sa kalusugan ng tao. And ever since, eh hindi na nga nakabalik pa ang syudad na ito. And on to our next location, ang Centralia, Pennsylvania. Grabe, alam nyo, as in grabe, ang lungkot ng sinapit ng lugar na ito. Well, let me give you a tour. Ito na ngayon ang Centralia, Pennsylvania. Mga abandonadong bahay, pamilihan, mga lumang sasakyan, lumang sementeryo, mga upuan na dating ang hintayan ng mga tao sa mga bus na ngayon nga eh hindi na nga rin syempre tumadaan doon. Pero ang pinakakapansin-pansin nga sa lugar na ito ay ang lumalabas nga na usok mula nga dyan oh, sa mga bitak ng mga lupa. And with that ay marahil may ideya na nga kayo bakit nabura sa mapa ang lugar na ito. Well, for a quick history, ang Centralia nga ay dating tirahan niyan ng mga tao na ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ay coal mining. Masaya nga at paya pa ang lugar bago nga sila atakihin ng Fire Nation Este. Bago pala sumiklab ang apoy nga na tumupok sa buong syudad nila. Taong 1962 nang sumiklab nga ang isang sobrang laking apoy sa mga coal mines na yan sa mismong ilalim po ng syudad. Alam nyo, sa sobrang laki nito, eh hanggang ngayon hindi pa rin ito naaapula. Well, yes, totoo po yan. Kaya nga ang mga bitak-bitak na mga kalsada at lupa sa lugar ay nagbubuga ng usok dahil yung usok ay nasa ilalim ng lupa. Well, Kuya Eddie, bakit hindi nga nila maapula yung apoy? Well, alam nyo, same question tayo ng una kong mabasa ang tungkol dito. Oo nga naman, bakit nga hindi maapula ang apoy sa nasabing syudad? Well, para masagot yan ay mahalagang malaman natin saan ba talaga nang gagaling yung apoy. Well, remember yung sinabi namin kanina na coal mining nga ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao roon. Ang mismong mga coal mine tunnels nga pala ay nasa mismong ilalim ng syudad. At sa sobrang daming tunnel ang nabuo sa ilalim ng syudad, eh hindi nga nila agad ma-pinpoint saan mismo nang gagaling yung apoy. Bukod dito, magiging sobrang hirap din umano nitong maapula at sobrang mahal din. Dahil nga sa dami ng mga coal sa ilalim na syempre eh gumagatong sa apoy, kaya nga hindi ito mamatay-matay. 1962 po nang magsimula itong apoy na ito, pero 1992 ito tuluyang nabura sa mapa dahil wala na ngang taong naiwan doon. Alam nyo, taon-taon nga kasi ay tumitindi ang init sa lugar dahil sa hindi nga mamatay-matay na apoy. At unti-unti na rin nagkakrak nga ang mga lupa doon dahil sa tindi ng init. Well, imagine kung ipipilit nyong mabuhay doon eh para kayong nasa ibabaw ng isang higanteng lutuan. Mula naman sa Pennsylvania, USA ay tumawid naman tayo papuntang
Rudolph, Wagram at Fernier sa Louisiana sa USA pa rin. Ang tatlong mga bayang ito na tabi-tabi ay binubuo mostly ng mga German immigrants. Alam nyo, marami sa kanila ay mga farmers noon dahil may malapit na lawa sa tatlong bayan na ito. At ang mga produkto nga naman nila doon ay dinadala nga ng tren papunta sa ibang mga syudad at malalaking mga grocery stores. Alam nyo, masaya nga at payapang pamumuhay ang meron ang mga residente doon. Pero nagbago ito dahil nga sa isang terribleng bagyo na dumating sa kanilang lugar noong September 29, 1915. Animoy nilamon ng lawa ang tatlong mga bayan ng Manalasa nga ang malakas na bagyong ito. At ang nakapagtataka dito, hindi na nga humupa pa ang baha doon sa lugar. Hanggang ngayon, alam nyo, literal as in, literal na lubog sa ilalim ng tubig ang tatlong bayan na sinasabi namin. Ang tanging lugar lang nga na naiwan doon na hindi nga lumubog ay ang isang lumang sementeryo. Lahat ay talagang hindi mo na makikita dahil katubigan na lamang ang nandoon ngayon. Alam nyo, dahil sa nangyaring yan, paboritong atraksyon ito ngayon ng mga explorers. Nagdadive sila sa lugar para muling ang masilip ang dating kabihasnan na nalubog nga sa tubig. Well, the last time we talk about the Pompeii City, ang maunad nga na syudad noong panahon ng Roman Empire na nalibing dahil sa pagsabog ng isang bulkan. Well, alam nyo, it turned out na hindi lang pala sila ang ganun nga ang sinapit at actually hindi po sila ang nauna sa isla ng Santorini na diskubre ang isang lumang syudad na nabura sa mapa at sa kasaysayan na rin ng mundo. Sa ginawangang pagsasaliksik ng mga scholar, nalaman nila na noong 1600 BC o higit 3,000 taon na nga ang nakararaan, umusbong doon ang isang maunlad na sibilisasyon. Ang sibilisasyong ito nga ay ang Minoan Civilization. Doon nakita nila ang Great Palace of Knossos, ang pinakasentro nga ng syudad na ito. Bukod dito ay nakita nga rin nila ang mga bahay doon na tatlo-tatlo nga ang palapag. Isang palatandaan yan na may maunlad silang kaalaman pagdating nga sa infrastruktura. Ganon din ay ilalaman nila na ang mga tao doon ay sosyal. Well, nasabi namin dahil may supply sila ng hot and cold water, parang dispenser lang sa atin. Well, kidding aside, ang hot water supply nila ay galing nga sa hot spring sa tabi ng bulkan na siya ring naging dahilan nga ng kanilang pagkaubos. Around 1600 BC kasi sumabog ang Terra Volcano na katabi ng syudad na ito. At dahil nga doon, nalipol nga ang lahat ng mga tao sa lugar at nabura nga sa mapa ang kanilang buong sibilisasyon. Well, alam nyo, sobrang interesting ng kwento nito. Kaya nga, I really recommend na manood nga kayo ng documentaries tungkol dito. Super mag-i-enjoy kayo dyan sa mga matututunan ninyo. And well, with that,